Sports on Air. Ladies and gentlemen, let's go. Bob White is here to try to build it. Boss. Magandang araw sa inyong lahat. Handa na ba kayo? So, welcome po sa Sambuanga Valientes promotion. Itong laban na inaabangan ng buong Pilipinas, ang laban ni Carlos Meneguito versus Sco Batwa. Pero bago yan, tawagan natin ang ating kaibigan. Itong kaibigan natin, napapasalamat tayo na pumunta talaga dito, sikat na sikat to, Mr. Renton Yano! Maganda tong laban na to. Nakita ko si Benigito kanina, sabi ko, tama ba yung pinasok mo, brother? Ayun. Sa akin tayo yung laban niya, medyo condition din si Hano, si Slo, pero mukhang may edad na. Oo, tignan natin, maganda laban to. So yung bago to, bagong entertainment, tsaka promoting sports. So looking forward na magiging successful talaga tong promotion na ginawa ni Boss Juni. Salamat, brother.
But before anything else, before we call Snow, Bagua, and Carlos Benigito, of course, we will have a main event headed by Jonas Sultan versus a surprise opponent. Actually, nandito na si Sir Art Moniz to announce kung sino ang kalaban ni Jonas Sultan. But first, we would like to call on our main event, Jonas Sultan, dito sa taas to talk about his upcoming fight. Excited din ako sa laban na to kasi hindi ko alam kung mangyayari sa ibabaw nito. At saka abangan nyo rin yung laban ko at saka pagandahin natin yung preparation natin at saka ipapanalo natin yung laban nato. Sa June 1. Actually, supposed to be our fight will be on May 25, pero inog natin para mas mayroon talaga sila time para mag-prepare. And syempre, may event si Sir Renton sa May 25. So ginawa natin June 1 para makapag-ensayo pa talaga si Carlos Benedito at saka si Snow Bagua. So ang magiging kalaban ni Jonas Sultan from Thailand, i-announce po ni Sir Silverboys. So ladies and gentlemen, Jonas Sultan will be fighting Jakpan Samtong from Thailand. So Jonas Sultan versus Jakpan Samtong on June 1st, bantamweight category super flyweight or bantamweight 118 pounds. WBC Asian Interim Championship. So palakpakan po natin, this will be a title fight for Jonas Sultan versus Jakpan Samtong. And also we would like to call on another attraction. Unfortunately, Tyson Disampuanga wasn't able to be here today because of his busy schedule. Was doing, marami siyang taping. But we would like to call on his opponent, a vlogger and a boxer from Manila. Vlogger turned out into a boxer, mga kaibigan. Let us all welcome Sumbag TV to give us some short message. Let's go, bro. It's our time, bro. Anong mensahe mo, kakalabanin mo pang bato ng Sambuanga na si Tyson de Sambuanga? Una-una po, gusto ko mong pasalamat kay Ibus Dun po kay Sabag at Sambuanga. Masasabi ko lang po no, na wala na lang siya dito. So, good luck na lang sa amin. At nag-sorry na rin po ako sa aking promoter. Kaya namitan niya ako ngayon. So, yung iba dyan, gusto mag-sorry sa promoter para magkaroon ng laban. Tulad ko, mag-sorry na kayo. Also, to represent Tyson de Zamboanga, we would like to call on here on top, Mr. Jerome Ferrer. Jerome Ferrer to represent Tyson de Zamboanga. Habang wala po siya dito. Any message sa paghahandaan niyo ni Tyson de Zamboanga sa laban na ito? May tanong na ako, nakapag-insayo ko ba? Nag-insayo naman po ako ng mabuti. Iwan ko sa kalaban ko nag-insayo siya. Kasi parang nakikita ko kasi sa kanina, parang nasa gubat po siya eh. Parang nasa pundok po siya na magdadala nga po sana ako ng saging eh. Ibigyan ko saan siya. Basta lang, wala naman siya. Sige, hindi ko na lang dinala po yung saging. Kasi hindi ko alam kung ano yung kalaban ko o tao ko o rambutan eh. Ah, grabe yung paghahanda ngayon ni Tyson sa Sambuanga. Kain, tulog. Kaya kahit ilang suntok mo sa kanya, hindi naman tulog yun kasi tulog siya ng tulog. Alright, there you have it. Once again, one of our special attraction, Tyson de Sambuanga versus Sumbag TV. And now, what's Juni? Okay, and now, we would like to go on first sa ating pong press conference table, mga kaibigan. Ito po ay talagang napakainit magmula pa nung issue ng Gilas Pilipinas, yung sagutan nila mga kaibigan. Malalaman po natin ang kwento. Pero bago lahat, once again, ang Carlos Benedito
isa si Sir LA ha, pag-aakit. And now let us go on. Ladies and gentlemen, Sir Snow, ito na po. Ito na yung pinakahintay ng marami. At dito na din, i-settle nyo yung beef sa taas ng ring. Ano na po masasabi nyo ngayon? Na-excite ako at nakakatuwa. No? Sabi nga ni Manny Pacquiao, maraming salamat po sa inyo at kayo nagpunta. Salamat po. Pagano'n lang lagi si Manny. Manny, pag tinapos ko to si Peniquito, next ka na. Wishlist kita, ha? Tandaan mo yan, Manny Pacquiao. Maraming matalago sa akin. Alam. Alright, Sir Peniquito, any opening message before we proceed to this press conference po? Unang-una, maraming salamat kay Boss Judy. Kung hindi dahil sa kanya, di ba tutuloy ha? Napalabas niya si Snow. Maraming gusto mong palabas dyan. Ikaw na nagpalabas, Boss Judy, legend ka. And next, sa Sambuanga Valientes team, kung wala kayo sa Manila, hindi magiging busy si Boss Judy rito para ayusin na. And sa lahat ng staff sa Sambuanga, Kauka Sports, yung Lakas Pinoy PH, and mga organizer, maraming salamat sa inyo and supporters. Ay, Taring Rendon, ah, yung motivated tricks rin niya, may team tayo doon. Okay, so, Boss Juni. Siguro, Bouncers, this will be their first face-off. Ano, so, Bouncers, please, keep them at distance. Pas-kiss lang po, baka madamay po ako. Sir, alright, so, please get ready with your cameras. This will be the first official face-to-face of Snow Bagua versus Carlos Peniquito. Alright, ito na mga kaibigan. Respeto tayo konti ha. Pero, so ano masabi mo sa ginawa niya? Putang ina, kagat ng langgam? Diyan ka. Putang ina, nagtatakong sa punta ng mga bouncer ang putang ina, oh!
Isa. Kami, taga-sambang na promoter. Alam nyo ha. So, game muna tayo. Siguro, hindi ako ng respeto. Kasi, nangiiusap lang ako, respeto muna. Okay, upo muna. Wala, grass muna. Kasi pwede ko yung dumanda pag natutukan na naka-shades eh. Okay, sige. Pakalma muna natin. Kalma muna, kalma. Eh, hey, kailangan natin ng malamig na tasa. Manila. Okay. Hindi pa nag-umpisa, June 1, ako na nyo, i-a-announce namin saan kayo makakabili ng tickets. Yan! Hindi pa nag-umpisa! Parang sold out na ito, lahat na ito. Yun! So, paano muna natin, and then, nakikiusap ako na mag-team si Carlos. Sana wag ko na ulitin yung ano, yung pag-ano, kasi syempre, konting respeto muna tayo, kasi baka hindi ka makauwi. Di ba? So, relax muna. Okay. So, nag-okay boss lang. Sige. Relax mo na. Bago ang lahat po, yung may-ari ng NDV G1-6149 po, pakihihan na lang po. Ay, Lumang Bios. Asa ito, Pelikito. Kunin mo na. Nakahakaw ka. Relax po ito. Relax dito. Wala na doon. Okay, alam po natin, mainit po ang lahat. At, pero, syempre, kailangan natin itawid itong press conference na ito. Lahat po ng mga friends natin sa mainstream media at social media nandito, ibigay po muna natin sa kanila yung content na kailangan nilang makuha. June 1, inaasahan natin na talagang mainit ang kanilang pupukan. Sir Snow, ano po yung paghahandang ginawa nyo para dito kay Carlos Pinigito? Wala, natulog lang ako, tapos bumangon. Para pagkatapos ko, siya naman na matutulog. Putang ina, kantaan nyo, totoo to. Ang init. Sir Carlos, magsimula ka na ba sa ensayo versus dito kay Snowbat? Pero mo pa ulit kami 4:30, kaya nga sila pa kunin, baka makatulog, baka alis na sa kanila, baka sila buhay ito eh. Pasagi mo ito talaga. Anyways, salamat sa lahat na nagpunta rito again sa mga vloggers. Kundi tayo sa inyo, dito maging hype, eh kay Boss Jimmy. May Main Street. Sino ba? GMA or? Lahat. Hindi naman bansin snow doon, di ba? Anyways, kay Boss Red doon, maraming salamat ha. Wala siya, hindi na lumahay. Yun lang, thank you. Tsaka sa mga bouncer, pasensya na. Inaramagbigil. Okay, so alam ko na nandito ngayon ang mga kaibigan natin. Marami din kayong gustong itanong para sa dalawa natin mga fighters, no? Anyone brave enough to ask the first question?
Alam kong talagang kanina pa kayo tensyonado. Sino po gusto magtanong? Any questions from our friends from the media? Ito na, mga kaibigan. Pausalud daw! Pausalud! Pwede pong pakiabot ito. Kaya... Okay. Okay, guys, no. So, nakita mo lang harapan-harapan, nanuntok pa kagad, malaki yung kalaban mo, pero maraming sumusuporta sa'yo at maraming naniniwala sa'yo. Talagang ikaw gusto na manalo. Anong pakiramdam mo ngayon? At ito na, mangyayari na naman yung laban. Ano araw ngayon? Sabado. Check. Anong date ngayon? April? 14? 13? Pwede ba bukas June 1 ha? Ha? Tsaka ito lang ha, bukas June 1 pwede bang ibalik mo sa May 25? Alam mo kung bakit? Ang June 1 kasi, pwede na mga kinakasal. Kinakasal na babae at lalaki, walang kinakasal na bakla sa Pilipinas. Okay. Grabe, mainit talaga. Any questions? Any follow-up questions from us? Sir, sa Kabao TV po. Sir, tingin niyo po ba magkakaroon to na ikalawang laban, ikatlong laban kasi parang matindi yung mga ganito sa isa't kasi tingin niyo po ba magkakaroon ng parang ikalawang laban o trilogy, yan tingin niyo. Sino sasagot ako na? Eh, ang tanong ko sa inyo, pag ba na-knockout sa first round, kailangan ba ng rematch? Di ba walang ganon? Pero kung gusto niya, kung kaya niyang bumangon after round 1, yun, eh kung hindi siya kukuha na St. Peter, may rematch tayo! Okay, siguro kailangan din sagutin ni Carlos yun. May knockout ba dito sa laban na ito? Meron! Galing sa kanya! Walang sa business to, tama yan. Walang fake news yan. Okay, very short lang ang sagot po ni Carlos Penequito. Any other questions from... Ito, yes sir. Ito, question lang kay Sir Carlos, no? Di ba, Sir Carlos, meron pang basketball cup sa mga kids? Hindi ka ba nangangamba? Kasi syempre nakikita ka sa social media, ganyan yung image mo ngayon sa mga bata. Ano bang pwede mong masabi? That's a good question. Meron na dyan si Boss Judy, kinausap ko yung Boss, meron kami basketball cup. Last year, pumunta kami ng Awang, Maguindanao, tsaka Cotabato City. Walang ever na basketball cup na pumunta ron. Sabi ko, Boss, it's time na parang harapin natin yung mga cyberbullying, kakalat ng fake news, kailangan may umarap. And the venue was a boxing match. It's a fitting venue para ilabas natin yung mga tama tsaka ipaglaban natin. Ayaw ko na magmura, pero kangin naman, comment ka na comment, hindi na maawang ng bola, di ba? Okay, magtapat tayo sa boxing. Eh. Siguro nakikita ng mga bata yun, huwag yung fans nila, lahat ng comment na pangit, lahat ng comment na maganda, pangit yan sa image mo, maganda yan sa image mo, no? Kung ano ka, alam niya yun, kung ano nag-ensayo dito, si Rudy, tsaka ano. Kung anong ensayo mo, anong prefer mo sa buhay, kung anong pinag-aralan mo, doon ka. Walang comment na magbabago mo sa'yo. Yun lang, maraming salamat. Guys, wala ka po tatayo. Bago po tayo magpatuloy, yung may-ari po ng NBB 6149 Mirage G4, pakitabi po muna kasi may lalabas po. Pasuyo na lang po, maraming salamat. Siguro ako muna magtatanong kasi siguro yung iba, hindi pa nila alam saan ba po nagsimula ang beef na to between Carlos Penequito and Sir Snow Bagwan. Sir Snow, maaari nyo bang magbigay ng konting background? Saan po nagmula ang beef ninyo? Hindi, ginagawa ko lang po yung trabaho ko, bigla siyang pumitik. Di ba? Pero nagmula yan, nung tinira tayo ng Lebanon, so pinanatanggol po yung Lebanon, na Facebook page nila, pinagtanggol niya yung Lebanon. Nung hindi ko alam kung may type sa doon ng Lebanese, hindi naman niya alam, so punta man na tayo mga yun. Di ba? Kaya nagkabakpakan kami, eh, hindi ko ako tinandangan. O, di binigbigyan ko sa aking mga tutaw kami sa punto na to. Kaya nasabi ko sa inyo, wala po akong inuurungan. Kahit yung mga matataas na opisyal ng basketball o ng bansa, wala akong inuurungan. Paano ba po yung mga katulad nila nasa mababang uri? Hindi ko minamalit siya, pero hindi po siya ka-level ko, pero binaba ko po siya sa level niya. Mainit na pahayag yun. Ano pong sagot niyo, Sir Carlos? Napaganda ko yung expression ng tao na yun. Hindi niya ka-level, pero level pa siya nakita kong mawak ng boya. Gaya ng mga basher yun. Malakas mamutsa, malakas mag-comment, parang mga barabas sa talas to. Malakas pumulong, pero never naman naging santo. So yan tayo. Okay na yan, makikita ng mga bata yan. Mas magaling siya sa akin,
Nagko-coach siya ng mga bata. Alam na natin si Stefan. Mas magaling siya sa basketball. Bigay natin sa kanya yun. Gusto ba sagutin niya ni Sir Snow? Ito ah, sa totoo lang. Player mo siya, sabi niya. Tama. Pero nung naglalaro ho siya, bangko siya. Okay, nung nag-aaral po siya, hindi ho siya pumapasok sa eskwela dahil puro nasa basketball court siya. Ako po, mga kaibigan, nung nag-aaral, nasa classroom mo ako at nagpatalino ng gusto. Ngayon kung ano na sino ho ang pag-uusapan, mas matalino ho ako. Dahil siya, nagsunog na unang ilay sa basketball court, bangko pa rin! Diba? Paano tuturuan ng mga bata kung hindi na naman dyan, bangko ka! Tapos ang ngayon, mga kaibigan, tingnan niyo yung mura ko. Tingnan niyo, nakapag-aaral pa yung putak inang yan. Pogi na yun! Pogi nga siya! Pogi nga siya! Wala namang ibig! Sinumsupan na napakarami ang bakla! Kaya ito, Rento, kung kung sasabihin mas bata siya, dahil sa dami ng protina, yun na lang ako, simula nung tumete, hindi ako, dala ako may protina, yung kanya kong gusto. Grabe, mainit talaga, mainit na yun. Pero, ipanood ko rin yung question ko din kanina kay Sir Snow. Ikaw daw ang umpisang tumira kay Snow Padua. Maaari mo bang ipaliwanag bakit ka pumitik doon? Well, mali yung context na sinabi niya. Ang sabi niya, yung Lebanon daw, pinos yung gilas. Ang akin lang, bigyan natin yung panalo at talo sa isang bansa. Pag may nagkamali yung gilas, mali agad ang gilas sa isang narulo. Pag mali ng Lebanon, mali lang lahat. So kung gusto natin mag-improve, di ba? Kung natin banatan lahat, umaasa tayo sa troll, sa mga comment eh. Ang parang banatan, mali lang lahat. So well, anyways, hindi nyo nakita yung post. Hindi nyo nakita yung rebata ko. Sa akin lang, yung maraming sinasabi, yun yung babagsak sa huli. Grabe talaga, napakainit po nitong labanan po ito. Pero syempre, alam ko, madami sa inyo gusto mag-follow questions. Anyone from the mainstream o sa mga social media? Sa tingin niyo po yung magiging game, gano'n po yung tagal nito, gano'n po katagal? Ilang rounds po? 60 yung promoter natin sasagot. We're going to use the amateur rules, diba? 3 rounds, then 2 beat yung amateur. 2 minutes ang amateur, so 3 rounds of boxing. Walang headgear! Ha? Walang headgear? Okay! Ano ba tayo? Approve ba tayo? But, ano? Tanong muna natin kay Snow about sa walang headgear. Kahit walang headgear, kahit walang bayad, punta kayo na kahit na kinain na ng bakla, yung bayad nga, yung kahit-kahit. Mixed boxing ito, okay lang, di ba? Pero sabi ko nga, boss, kung tinatanong niya kung gano'y tatagal ito, ito, tandaan ninyo, tandaan ninyo, tapat niyo lahat ang kamera niyo sa akin. 20 seconds, tapos na kayo dito! Tandaan niyo! Sir, Carlos Benedito, anong mag-response mo doon? Alam ko sabi ko, punta naman dito, pinapunta ko ni Boss Junie. Okay, so, Boss Junie, siguro, wala nyo pong magtatanong. Alam natin na parainit at talagang tensyonado ang lahat. Boss Junie, invite mo sila sa Dagatay na June 1. Magandang araw sa inyong lahat. Buenas tardes, good afternoon. Itong inaabangan ng buong Pilipinas. Alam nyo po, ang daming lumapit sa kanila na mag-promote. Pero nagpapasalamat ako kay Snow sa Kairos na ang Sambuanga Valientes at ang King's Promotion na pamumuno ko na binigyan ko mo kami ng opportunity para maging promoter itong laban na to. Kumbaga, kung ano mang problema nilang dalawa, itatapusin natin. Yes! After June 1 ba, pwede maging kaibigan na sila. Okay, magandang follow-up question. After your fight, may posibilidad ba na maging magkaibigan kayo? Bibigyan ko siya ng 99 pa na rematch. Punta kaya hindi natin tatapos ito. Kasi sa kakabuha-buha niya, masyosyoto ang kami. Sir Carlos, wala lang akong gusto sabihin. Huwag na lang ako nag-boss doon. Salamat. Okay, so siguro ito na. Sir Snow, final invite para sa lahat ng daming viewers ngayon. Words and invitation? Ito, survey tayo. Yung mga viewers po, pwede ba kayo mag-comment? Preview 10 seconds lang! Punta kayo na 10 seconds lang! Comment kayo dyan! Pag nakita ni Junie ang papayag 10 seconds lang! Punta kayo lang! Invite nyo sila, Sir Carlos. Maraming salamat sa mga nanonood at also sa mga maraming nag-PM sa akin. Yung mga tickets kay Boss Junie na lang, tsaka sa Sambuanga Valientes.
And yun nga, marami yung sabi na scripted. Makamatay mo yung kalaban ko, ngayon pa lang. So walang script ko. Ayun, mabawag dato ko. Well, maraming salamat. Para nakita naman tayo ng kapit ko kaya doon sa taong kupal. Okay, Boss Junior Navarro. Saan pagkakakuha ng ticket? Magkano ang ticket para sa laban ito? Mag-a-announce po tayo sa June 1 ng laban. Mag-a-announce tayo ng sa May 1. One month before. Mag-a-announce tayo kung saan po kayo makakakuha ng ticket. Pero tentative ang laban po sa Midas Hotel. So, syempre, gusto natin lalaban sila sa hotel, di ba? Para at least talagang makikita natin kung sino ba talaga mananalo, di ba? Hopefully, matatapos na itong away nyo kasi talagang ano na, iba na, iba, ibang level na eh. Parang nasa level na ng pagtetret ng buhay, di ba? Oh, you know, oh. So, sa mga fans, boxing fans, nandito na po kami ang Sambuanga Valientes to promote this fight para at least matapos na po ang away nila. So, gusto nyo ba ng 10 seconds? Gusto nyo ba ng 10 seconds? Pwede ba yun? Isang suntok. Eh, wag muna tayo kasi nandito tayo sa press call para lang ano, kung may ano ka na ha, nasa contact yun ha. So, but anyway, face off! Hindi po kami scripted dito. Totoong laban to. Kaya kang hirap ng control. So, tayo para po hindi po sila magpang-abot. I-reserve po natin yan sa June 1. Okay? Maraming po salamat sa lahat po ng ating mga kaibigan from the mainstream media, mga social media influencers pa na nandito. Boss Rendon Cabaldoy na nandito. Sumuporta. Maraming salamat, sir. Sa Baga Valientes, ang bakal niyo po, nakabalan po sila sa Asian tournament next week, mga kaibigan. And of course, siyempre, Jonas Sultan, mga kaibigan. Jonas Sultan, event sa card po na yan. Jonas Sultan, request kay Jonas to be here. Jonas.
At siyempre, Boras, Nas, Nas! Nas, ayun na ano, ayun na matatasa. Any final words na? Anong masasabi ni Jonas? Maraming salamat po sa iyong pagbunta nito. Talagang nakakaano talaga yung... Jonas, kahit ako na ano na... Nanervous ako sa kanya eh. Kaya katakot ko, pala tumulong, lakal sila. Siguro, abangan natin sa June 1. Yay! Ito, sir, Raycon. Eh, hindi ko pa na-assess masyado eh. Pero, nung nakita ko yung kala kasi bakla si ano eh, Benigito. Pero, yung parmahan niya kasi paano medyo sponsor eh. Pero, gigil eh. Oo. Iba eh. May laban eh. Tapos si Snow naman, parang feeling ko may edad na rin na medyo nag-aalala ko sa kanya. Sabi ko, kaya ba ni Snow? Pero tumatalon pa rin ito, parang actions na rin. Akala ko, abutin. Ayun, oo. Akala ko, sabi ko, huwag lang abutin ng Rayuma si ano. Pero tingin ko, top shape siya ngayon eh. So, abangan. Magandang laban to, June 1. June 1, abangan. Parang rin ko, no? Okay, maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Party, party! Wow, register sa 1xBet. Pwede nyo gamitin ang inyong browser or ang cellphone, mapa-Android man o iOS. Gamitin lang ang inyong mobile number at huwag kalimutan ilagay sa promo code ang 1xOnAir. Kapag ginawa nyo yan, pwede kayong magkaroon ng bonus up to 7,000 pesos. Pwede nyo gamitin ang GCash account nyo para makapag-deposit or mag-cash out. Simple lang, di ba? Kaya mag-register na sa 1xBet. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.